ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin. Maligaya at puno ng pag-asa at pakikinig, mga kaibigan. Ako po inyong kaibigan dito sa Tinig ng Pag-asa, Ebony Sahonya, nag-aanyaya na samahan niyo po kami sa isang oras na talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating relasyon sa ating tahanan, sa pagpapabuti ng ating kalusugan at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Nais po namin kayong padalhan ng mga aklat aralin sa Biblia, at kung meron po kayong katanungan o naman po anyong gustong iparating sa amin, tumawag o mag-text lamang po sa 0917-174-2777, 0917-174-2777, o di naman po kaya sa 0968-853-6607, 0968-853-6607, at ating toll-free number 1-800-132-20196, 1-800-132-20196. Maaari rin po kayong magpadala ng mensahe sa ating Facebook page. I-search lamang po ang Adventist World Radio Manila. Maaari rin po kayong mag-send ng email sa amin sa connect@adventist.ph. At kung gusto naman po ninyo ng mga readily available study guides, bisitahin lamang po ang bibleschools.com/Central Luzon. Sa buhay pamilya ay makakasama pa rin po natin si Tita Deng at si Ma'am Melo sa pagtalakay sa paksang Making Your Wife Feel Love. At sa pag-aaral naman ng salita ng Diyos, ay pagpapatuloy natin ang pag-aaral sa paksang Stewardship and Life. Ngayon po ay dadako na po tayo sa buhay pamilya. Mga kaibigan, welcome po muli sa bahaging Buhay Pamilya. Interesting at masaya po ang pag-uusapan natin ngayon. At although ito po ay specifically para sa mga kalalakihan, alam ko pong may mga puntos ding makukuha tayo pong mga asawang babae. Ang pag-uusapan natin, ways or to make her feel special, or making our wives feel special. Alam niyo po yung iparamdam sa ating mga asawang babae o sa amin, ano po, na sila ay loved at sila ay special. Nangangailangan po ito ng kaalaman. Maganda na kilala natin yung mga asawa natin. And syempre, it requires some effort. Minsan nga hindi some, talagang may gagawin tayo, mag-exert talaga tayo ng effort. Pero kalimitan, ito pong mga simple na mga gestures, ito ang nagre-reinforce, nagpapasigla, nagpapayabo ng ating pag-ibig. Ayan. At ngayon, pag-uusapan po natin ang ilan sa mga pamamaraan para maiparamdam natin sa mga asawang babae na sila ay special and loved, na makakapag-improve po ng kwalidad ng ating mga relasyon. Ibigay po natin ang panahon kay Tita Deng. Tita Deng? Yes! Talagang special ngayong araw para sa mga asawang babae. Mm-hmm. Yes! Yeah. Kasi sa halip na babanggitin ko yung mga love languages na siguro naman familiar na sa mm-hmm. iba, at karamihan alam na natin yon. Ngayon ang pag-uusapan natin yung kung paano i-apply yung love languages na yon. Okay. At makikita natin dito sa mga ilan ng mga babanggitin ko ay nandun na yung mga acts of service, yung affirmation, yung mga gifts, yes, quality yung touch, time. Yan. Yes. Okay. So hindi na ganon ang aking pag-discuss ngayon. Ito ay nakuha ko rin sa aking mga pag-aaral, at ito ay isang lektura nung isang ating dalubhasa na si Kay Kuzma. Mm-hmm. Nakaparito na dito sa Pilipinas ito noon, dun sa PICC. Siya noon ang ating naging lecturer. Siya ay founder at president ng Family Matters sa Cleveland, Tennessee, sa Amerika. Kaya huwag na natin patagalin. Ito ang number one para sa mga asawang lalaki. Tita Deng, bago ka magpatuloy, kung yes, ang ating pong mga asawang lalaki ay hindi pa nakikinig, na maaaring natutulog pa, kulbitin nyo na po. Yes. Maganda siguro may listahan. Okay. Isulat na muna ng asawang babae. Pwede rin po yon. Sige, okay. Tita Deng.
Number one ay, ito po yun, magsakripisyo ka para sa kanya. Ba, sabihin nyo ko agad, apa, sakripisyo agad? Agad-agad. Yun bagang, yung gustong-gusto mo na para na sa iyo, sa kanya na lang. Yan, i-give up mo yung gusto mo para ibigay mo na lang sa kanya. O kaya naman may gustong-gusto kang gawin, ay ipagpaliban mo na. Kasi mas gusto mong kasama siya. Yon, kaya sacrifice yun eh. Kasi halimbawa, yung gustong-gusto mo, bumili ka ng isang bagay, gadget. Kasi gusto mo, palitan na. Palitan na itong aking cellphone at huli na. Hindi na. Eh kaso, yung sa asawa mo naman, ay 5 taon na, mas huli pa yon. Sambot pa sa kanya. Sambot pa sa asawang lalaki kung minsan. Ay di sasabihin, ay wag na lang. Ang akin na lang asawa ang ibibili ko. Yan. O kaya, ibigay ko na lang ito, medyo bago-bago pa naman. Yan. Mga ganon. You give up something na ikaw ang may, mismong ikaw gustong-gusto mo. Sacrifice yon. At saka yung something you really like to do. Limbawa, gusto mong manood ng basketball, yung NBA. Kasi iba tita ding ang, impact no, no? Yung alam nung ako, bilang asawang babae, alam ko na mahalaga sa kanya yon, gustong-gusto niya yon, pero nagawa niyang i-give up para sa akin. Yes, ay. Iba ang feeling, di ba? Yes. Okay. Yung may, ito naman yung gustong-gusto mong gawin, pero sa halip na gawin mo na para lang sa iyo, ay ipagpaliban mo kasi may gagawin ka para sa asawa mo. Yan, sa halip na manood ka na lang doon ng basketball o kaya kung mahinig ka naman sa tennis, yung mga tournament, baga, eh, ang tatagal yun eh. Ay, tulungan mo na lang yung asawa mo o kaya naman, ilabas mo naman siya. Yan. So, sacrifice for her. Okay? Number 2, eto na, kaya napag-aralan na natin itong mga marami dito. Pero, pansinin natin kung minsan, hindi tayo aware na hindi pala natin nagawa yon, ngayon magagawa na natin. Okay, listen to her. That's number 2, makinig ka sa kanya. Yung totoong pakikinig. Pinag-usapan na natin yun eh. Yes. Na ang asawa natin, kahit yan lalaki o babae, pero ngayon, mga babae ang ating ano ha, focus, makinig, gusto nila yung kasama ang puso sa pakikinig. Yung talagang interested ka dun sa sinasabi niya. At saka hindi lang basta naririnig. Iba yun eh. Iba yung tahimik ka lang, saltasya ng salta. Kaysa yung may input ka, may feedback ka. Tapos hindi, nakatitig ka rin. Ayun, yes po. Eyeball to eyeball. Kasi kung minsan nagsasalita, nakikinig. Sige lang. Ako'y nakikinig. Pero nakatingin naman kung saan. Okay. Kasi kung nakikipag-usap ka sa iyong mga tropa, o kaya mga katrabaho, ay eyeball to eyeball. Eh tapos pag sa asawa mo na, eh kahit kung saan-saan ka na natingin. At saka tita, din sa mga babae, big deal po ito, ano yung nakikinig ang inyong asawa. Lalo na ako may karanasan dito kasi ako mahilig akong mag-share, magkwento sa kanya, sa maghapon na nagdaan. Gusto ko yung attentive talaga siya nakikinig sa akin kahit parang wala naman siyang masyadong kinalaman sa trabaho ko halimbawa. Ayun. Yung comforting for me po yun eh. Oo, at saka yung eye contact, mahalaga yun. Okay, so that's part of listening. Okay, number 3 is you have to touch her. Ay, nako, mahalaga ito. Eh kung sa mga baby nga eh, yung hindi hinahawakan lagi, eh may study dyan eh, na yung mga orphans na pinadedede lang doon sa mga orphanage na basta lang isinasalpak, yung hindi hinahawakan, ay ang survival rate nila mahina. So, ganun din sa mag-asawa. Kaya, hawakan at haplusin ay apat for survival lang yon. Pero yung talagang for growth, at least 12. Yan. 12. Hugs ngayon eh. Talagang ano. And it's not just touching na hinipo. O tinap, hindi. Talagang yung meron talagang contact. Yan. Pero, kung sa public naman, ay tanungin natin kung ang ating asawa, ang babae, ay komportable. Yes. Kasi merong mga conservative, hindi masyadong ano.
Ngayon, kung kayo namang mga asawang lalaki ay hindi kayo yung touchy person. Mm-hmm. Hindi kayo yung sanay na humaplos, humawak, mag-hug, mm-hmm. o ano. Mag-practice. Kahit sa kamay lang. Yan. Uh-huh. Holding hands lang. Kasi mahalaga yun eh. May, kumbaga, may ipinadadama ka doon. At kung nakaupo kayo, ay parang yung kamay mo ay medyo iakbay na ganun. Oh. Ang feeling talaga, siya ay treasured. Yon. At saka yung parang may sense ng pride. Di ba? Yeah, pag hinahawakan ka sa public, inaakbayan ka, hinahawakan belonging. Yung kamay. Yes. Mm, yan talaga. Okay. Yung number 4. Mm-hmm. Okay, sana'y naglilista kayo. Okay. Pag kayo'y nasa public at kumbaga umattend kayo sa isang pagpupulong, siguruhin nyo na kayo ay magkasama. Alam ninyo, may mga ganito eh. Halimbawa, ito ay gathering ng mga katrabaho ng asawang lalaki. Mm-hmm. O isasama nga ang mga asawa. Pero mamaya, aba, naiwan na yung asawang babae at kung saan-saan na nag-ikot. Yes, oh, nangyayari ito, Tita Deng. Ano? Okay, you go off to somebody na doon ka na interested at napa, ano. Tapos yung asawa mo, syempre, hindi naman niya ito lahat mga kakilala. May mga ilan lang, ay di ko minsan mawawala na siya. Kumbaga, is uupo na lang sa isang tabi. So, you have to be together, mm-hmm. and be seen together. At kung may mga usapan, isama mo, narinig mo, ano yung, kung halimbawa, magkasama na kayo, sasabihin mo, narinig mo ang pinag-uusapan, ano naman masasabi mo dun? Yan. Kinukonsulta mo rin siya. Alam mo kung ating isinasama ang ating asawang babae sa mga usapin, kung minsan, ay lalong, yun, alam mo yun yung mga intuition. Mm-hmm. May mga napipick up, na hindi napipick up ng lalaki. Babae lang yun, ang merong pinagkalooban ng Diyos. Ang ganon niya. Intuition. Oh, intuition. Kaya, a good wife makes a better husband. Mm-hmm. Oh, that's number 4. Okay, so number 5. Ito yun. Say kind things about her in public. Mm-hmm. Yan. Oh, huwag kahit ang huwag yung kasiraan niya. Oh, yung parang iangat. Yung mga hindi... Kaka-boost niya. Yung kahinaan niya, kayo na lang dalawa sa bahay ninyo yun. Huwag na sa public. Yes. Huwag na nating iladlad yung ating mga madrooming, yung mga labahin. Mm-hmm. Yan, yun ang term doon ng idiomatic eh. Kaya, kasi kung minsan, kahit wala yung asawa mo, mm-hmm. na binabanggit mo yun, babalik yun eh. Kasi kung minsan, correct. Ay, may kakilala. Kilala ka naman, kilala kayong dalawa, tapos nakita ka, nako, yung asawa mo, pinagbibida ka doon kanina. Mm-hmm. Oh, diba? It gets back to you. Kaya, kung maganda yung sinabi mo doon, pabalik din sa iyo, maririnig yes. mo, wow, they feel mo, you are loved. Go, say kind things about your wife in and public. It says something about you also as mm-hmm. husband, kung maganda or hindi maganda ang sinasabi natin tungkol sa partner natin. Yes. Okay, number 6. Ito na yon. Share her responsibilities. Yeah. Kasi dapat i-surprise natin ang asawa. Kung mm-hmm. minsan, iniisip natin, trabaho naman talaga niya yan eh. Oh. Pero, napakaganda ang sabi ng isang family counselor, a marriage counselor, ang sabi niya, kung lahat ng couples ay magtatanong, mm-hmm. paggising sa umaga, tatanungin ang kanyang partner ng ganito, ano ang kailangan mong gawin ko ngayong araw? Paano kita mapapaligaya? Napaka-selfless, ano? Yes. Kung lahat daw ganon, wala nang maghihiwalay. Kasi, yun pala yun. Yeah. Kasi you are willing to share her yes. responsibilities. Kaya yung to meet the needs yes. ng ating asawang babae kung minsan, ay paminsan-minsan, kayo naman ang maglinis ng toilet. Oh. Amen! Narinig niyo po yun? Yeah. Kung minsan sabi nga nila eh, wala namang wala namang panlalaking... Trabaho. Hindi yung ganun ba? Washing machine. Pang babae lang. Yeah. Kaya
Napakaganda ito. We meet her need by surprising her with ano. Ito yung kung minsan sinasabi natin, service ito eh. Diba? Tita Deng, ako ay nagbabad ako ng basahan, yung rag talaga. So medyo mabigat for me na labhan yon. Pero ibinabad ko muna para maging mas madali. Eh, kaninang maga, nakita ko nakasampay na. Wow. Nasa isip ko na gagawin yun. Ko. Yes. Ito na yun. Eh, di ako'y masaya. Yes. Kaya sabi ko, share her responsibility. Okay, number 7. Ito yung gustong-gusto namin ng mga asawang babae. Let her know you admire her. Yes. Okay. Ngayon sasabihin niyo hindi naman maganda. Oh, ay, kayo na 'yon kasi kayo na may problema eh pinilin niyo eh. Kaya ngayon sasabihin niyo dapat napakaganda mo kahit maputi na ang iyong buhok. Aba, 'yun ang naririnig ko tuwing umaga sa aking asawa ko na pagka mulat ko sasabihin niya eh ako'y nagpapasalamat sa Diyos binigay ka sa akin. Sabi ko kahit maputi na ang buhok ko, sabi niya aba, kasama yun. Yan nga ang maganda. Yeah. I-admire natin kahit medyo, may kulubot na. At saka mapapansin mo, Tita Deng, pag mas na-appreciate ka, mas nag-e-effort din tayong mag-ayos. Yes. O ingatan yung ating balat. Parang ganon. O, ang tanong, kailan nyo huling sinipulan ang inyong asawa? Meron pa bang nasipol? O kinindatan? Kinindatan? O yung talagang wow, sexy. Ginaganon. Oo. You are not too old to appreciate. Yes. Yeah. Kasi sabi nga, look at the bride of your youth. Uh-huh. Yeah. Ano ba? Nung kagandahan yan, ay pang Miss Philippines yan. Uh-huh. Kaya at least say one thing each day na talagang ina-admire mo sa kanya. Okay? Number 8. Yan. Let us show respect. Mahaba ang diskusyon natin dito. Pero ang isa dito ay hindi pa huli. Yung bagang hawakan mo lang ang pinto pagpapasok. Oh, pag kayo magkasama, bubuhatin ang kanyang mga gamit. Nako, pag matagal na magkasama, mag-asawa, nakakalimutan na to. Nakakalimutan na yon. At tsaka tumawag ka kung ikay mahuhuli. Oh, na yes. Dumating. Yan. Tapos yung atin noong sinabi, respect the preferences. Okay, so 8 yon. Number 9. Okay? You open doors of possibility para sa iyong asawa. Kasi kung halimbawa hindi siya nakapagtapos. Okay. Aba, ay huwag naman isipin na hanggang ganun na lang siya. Pwede siyang kumuha ng short courses ng online o o kaya naman gusto niya magtayo ng business. Kasi 'yun ang linya niya, may mga skills siya. Lalo na ngayon, mga online business na tayo ngayon. Ay i-assist natin. Oh, this is nice. Oo, Ma'am, Tita Deng, meron akong narinig na dapat daw i-try n'yong na magka alam mo 'yun, hindi kayo magkalayong magkalayo. Yeah. Kumbaga ikaw nakapag-doktor, yung asawa mo hinayaan mo na lang na na ganito. So dapat sabay kayo, sabay yung inyong mga paglago. Yeah, 'yun ang sinasabing intellectual intimacy. Ah, 'yun pala 'yun. Okay. Kasi kung feeling good siya sa kanyang sarili kasi may mga narating siya, yes, ay mas maganda. Okay? Sunod. Number 10 na ito, no? Opo. Oh, take time to be alone with her. Okay, alam na natin yan. Alone, kasi kailangan may mga usapin kayo na kayo lang dapat. At yes, wala ang mga bata. Mm-hmm. At yung panghuli, be the spiritual leader of your family. Alam ninyo, napaka-secure ang pakiramdam ng asawa kung ang asawang lalaki ang siyang nangunguna sa pagdarasal. Yun yung pagbabasa ng Biblia, ng Bible. O kaya yung nagtuturo sa mga anak ng mga values. Yan, kaya be the spiritual leader of the family. Amen. So bukas, abangan ninyo naman yung para naman sa mga asawang lalaki. Ayan, maraming salamat, Tita Deng. Parang ako ang maraming natutunan kahit ako ang babae, ano, dito sa ating pinag-usapan, i-share ko talaga ito sa aking asawa. Para syempre, lahat po tayo, no, 'yun ang goal natin eh, ma-improve yung quality ng ating mga relationships. At yung pinag-usapan natin, ulitin ko nga, Tita Deng, nang mabilis, meron pa ba tayong panahon? Sacrifice for her, listen to her,
touch her. Ayan. Yes. Be with her in public. Ito magandang puntos to na malimit nakakalimutan. Say kind things about her in public. Share her responsibilities. Let her know you admire her. Show respect. Mm-hmm. Number 9, open doors of possibility for your wife. Take time to be alone with her. And last, be the spiritual leader of your family. Ang mga ideas pong ito na shinare sa atin ni Tita Deng ay ilan lang sa mga pamamaraan na, alam mo yun, palagian nating ma-i-express yung ating love sa ating partner. Lahat po ng mga relationship, mag-asawa, ayan, magkakaiba po yan. Pero, at iba yung gusto niya, iba yung gusto mo, pero with time and practice, let's aim to discover the things yung na ma-appreciate ng inyong partner. And gawin natin to, ipakita natin to sa pamamagitan ng mga acts of love. So mga kaibigan, ito po ay tungkol sa asawang babae. Kaya huwag kayong mawawala, bukas naman, ano? This is another interesting topic para naman to sa mga asawang lalaki. So stay tuned po. Thank you Tita Deng at Ma'am Melo for that beautiful sharing. Kung meron po kayong katanungan o naman po inyong gustong iparating sa amin, tumawag o mag-text lamang po sa 0917-174-2777, 0917-174-2777, o di naman po kaya sa 0968-853-6607, 0968-853-6607, at ang ating toll-free number 1-800-132-20196, 1-800-132-20196. Maaari rin po kayo mapadala ng mensahe sa ating Facebook page. I-search lamang po ang Adventist World Radio Manila. Maaari rin po kayo mag-email sa amin sa connect@adventist.ph. At kung gusto naman po ninyo ng mga readily available study guides, pumunta po sa bibleschools.com/Central Luzon. Sa bahaging ito, tayo po ay makakarinig ng isang awitin. Ngunit nilingap mo.
puso ko. Maraming salamat po sa mensahe ng awit. Dumako na po tayo sa pag-aaral ng Biblia. Ang atin pong paksa ay Stewardship and Life. Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano pa't sa araw-araw Kanyang pinaparanas, ang Kanyang dakilang pag-ibig, ang Kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa Teleradyo, Pastor Romeo Mangiliman, na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating pag-aaral sa salita ng Diyos. Ito ay may kinalaman sa stewardship and life. Ang ibig sabihin ay pagiging katiwala at buhay. Merong isang kabataang lalaki ang tumatakbo at nagtatago sapagkat siya ay nakagawa ng isang krimen ng pagpatay. Sa kanilang tahanan naman ay nag-aalala ang ama at gayon din ang kanyang ina ay nababalisa sapagkat inaantay ang magkapatid. Subalit hindi dumarating, kaya nga ang ginawa ng mga magulang na ito, sila ay nagpunta sa bukid at hinanap ang kanilang mga anak. Subalit ang nakita nila ang isa ay bangkay, ang isa naman ay nagtatago. Ang magkapatid na ito walang iba kundi si Cain at saka si Abel. Sapagkat hindi tinanggap ng Diyos ang handog ni Cain at tinanggap ng Diyos ang handog ni Abel. Sapagkat si Abel ay kanyang tinupad ang kahilingan ng ating Panginoon sa paghandog, subalit si Cain naghandog nga pero hindi ayon sa kahilingan ng ating Panginoon. Kaya noong napatay niya ang kanyang kapatid, siya'y nagtago. Pero ang sabi ng ating Biblia sa aklat ng Jeremias 23:24, ito ang ating mababasa. Makapagtatago ba ang isang tao sa mga lihim na dako upang hindi ko siya makita? Sinabi ng Panginoon, hindi ba pinupuno ko ang langit at ang lupa? Sabi ng Panginoon. Kaibigan, hindi ka maaring magtago sa Diyos sapagkat noong nagtago si Cain, akala niya hindi siya makikita ng Diyos. Kaya ang sabi ng ating Biblia sa Genesis 4:9 at sinabi ng Panginoon kay Cain, "Nasaan si Abel na iyong kapatid?" At sinabi niya, "Ewan ko, ako ba'y tagapagbantay ng aking kapatid?" Ang katugunan ni Cain sa Diyos, nagtatanong sa kanya, he wanted to get away with his responsibility. Ang sabi nga, alam ng Diyos kung saan ka, hindi ka maaring makapagtatago sa Diyos. Pero nais ng ating Panginoon na kanyang binibigyan ng isipan si Cain na siya ay merong responsibilidad. Kaibigan, tayo ay merong responsibilidad sa ating kapwa at gayon din sa ating Diyos. Ang sabi nga, responsibility is stewardship and stewardship is responsibility.
Ang ibig sabihin, ang responsibilidad ay pagiging katiwala at ang pagiging katiwala ay isang responsibilidad. Kaya nga, noong sinabi ng ating Panginoon nasaan ang iyong kapatid at ang kanyang kasagutan, "Am I brother's keeper?" Kaibigan, ito ay isang pagtangka na ang isang tao ay kanyang tinatakasan ang kanyang responsibilidad bilang isang katiwala ng ating Panginoon. Maraming mga tao ang tumatakbo na ayaw nila ang isang responsibilidad. Nanupat kapag ka nagkaroon ng suliranin ngayon, akala niya siya ay makapagtatago sa Diyos. Pero kaibigan, hindi ka maaring makapagtatago sa Diyos sapagkat alam ng Diyos kung sino tayo at saan tayo naroon. Sa ganitong kalagayan ngayon, ang tao ay naging makasalanan sapagkat kanyang nais na hindi magawa ang isang responsibilidad. Mabigat ang kanyang pasanin at ang pasanin na ito walang iba kundi ang kasalanan. Kaibigan, ang kasalanan ay inahabol ka sapagkat ikaw ay nagkasala. At sa lahat ng mga taong sa kanilang pagtingin sila ay makapagtatago sapagkat sila ay nagkasala, merong pangako ang ating Panginoon sapagkat ang kasalanan ay isang mabigat na pasanin ng isang tao. Ang sabi nga sa aklat ng San Mateo, Kapitulo 11, Versikulo 28 hanggang 30, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nanlulupaypay at lubhang nabibigatan at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mapagpakumbabang puso at makakatagpo kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang aking pasan." Kaibigan, kung tayo ngayon ay merong pasanin, meron tayong gustong takasan, subalit hindi nating kayang takasan ang kasalanan, ahanapin tayo nito at sinusumbatan tayo sa ating mga isipan, kaibigan, ang pinakamagandang magawa natin, tayo ay lumapit sa ating Panginoon. Yung kanyang pasan na ito o yung sinasabing kanyang pamatok na ating tatanggapin, maging magaan ang ating mga pasanin sa buhay. "There is no burden so heavy as the burden of sin." Wala nang pinakamabigat pang pasanin natin sa ating mga buhay, kundi yung ating pasanin ng kasalanan. Ito ang pumapatay sa ating ngayong sarili sapagkat ang bunga ng kasalanan ay kamatayan. Kaya ang sabi sa aklat ng Epeso 2:11-12, "Kaya nga alalahanin ninyo na noong una kayo'y mga hentil sa laman, tinatawag na di tuli at mga tinatawag na tuli sa laman na ginawa ng mga kamay ng tao, na nang panahong iyon kayo ay walang Kristo, hiwalay sa pagiging mamamayan ng Israel at mga dayuhan sa mga tipan ng pangako, walang pag-asa at walang Diyos sa sanlibutan." Kaibigan, yun ang ating kalagayan. Kaya nga, napakabigat na pasanin ang kasalanan. Subalit, kaibigan, kung ating tatanggapin ang biyaya ng ating Panginoon, tayo ay magkakaroon ng magaan na damdamin sa ating mga buhay. At narito ang sinasabi ni Haring David, para tayo ay maligtas sa kasalanan. Ito yung sinasabi sa mga awit, 40 versikulo 1 hanggang 3. "Matyaga akong naghintay sa Panginoon. Kumiling siya sa akin at pinakinggan ang aking daing. Inahon niya ako sa hukay ng pagkawasak mula sa putikang lusak.
at itinuntong niya ang mga paa ko sa isang malaking bato at pinatatag ang aking mga hakbang. Kaibigan, ang presentation ng ating Biblia, ang malaking bato, walang iba kundi si Kristo. Kapag ka si Kristo ay nasa iyo, ang ating sandigan ay ang ating Panginoon, kaibigan, tayo ay magkakaroon ng kapahingaan sa ating mga buhay. At ang sabi para sa versikulo 3, nilagyan niya ng bagong awit ang aking bibig, isang awit na pagpupuri sa ating Diyos. Marami ang makakita at matatakot at magtitiwala sa Panginoon. Kaibigan, ito ngayon ang sinasabi ng lingkod ng ating Panginoon, na pagkatapos ngayon ang Diyos ay pinatawad siya sa kanyang mga kasalanan. Kaya ang sabi niya, matyaga akong naghintay sa Panginoon. Kaibigan, ito pa yung kanyang sinabi na pagkatapos na siya ay pinatawad ng Diyos sa kanyang mga kasalanan, ang wika sa mga awit 103, versikulo 1 at 2, purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko at lahat ng nasa loob ko. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko at huwag mong kalimutan ang lahat niyang mga biyaya. Kaibigan, narito ngayon ang payo sapagkat siya'y pinatawad ng Diyos. Kaya ngayon ang pagpuri ay nasa kanyang puso. Kaibigan, ito ang ating mararanasan na kapag ka ating nakita ng ating Panginoon ay kanyang dinala ang ating mga kasalanan, siya ang namatay para sa atin para tayo ay magkaroon ng buhay. Kaya ang sabi sa 1 Pedro 2:24, siya mismo ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa punong kahoy upang tayo'y mamatay sa mga kasalanan at mabuhay sa katwiran dahil sa kanyang mga sugat ay gumaling kayo. Kaibigan, ang ating Panginoon, kung tayo ay nagkasala, pagka tayo lumapit sa Kanya, patatawarin tayo sa ating mga kasalanan at tayo gagaling ang wika sa ating mga sugat. Kaya ito pa ang sabi ni Propeta Isaias, Isaias 53:4-6, tunay na kanyang pinasan ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kalungkutan, gayunmay ating itinuring siya na hinampas, sinakta ng Diyos at pinahirapan, ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsuway, siya'y binugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ipinataw sa kanya ang parusa para sa ating kapayapaan at sa pamamagitan ng kanyang mga latay ay gumaling tayo. Tayong lahat ay gaya ng mga tupang naligaw. Bawat isa sa atin ay lumihis ng kanyang sariling daan at ipinasan sa kanya ng Panginoon ang lahat ng ating kasamaan. Kaibigan, kung ating lalapitan, tanggapin na lubusan ng ating Panginoon na ating tagapagligtas, ito ang ating mararanasan. Sapagkat ang isa sa napakabigat na nating dalain ay ang sinasabing kasalanan. At kapag ka tayo ay isang tao na hindi marunong magpasalamat sa Diyos, magpasalamat sa kanyang ginawang kabutihan sa atin, dahilan sa kanyang pag-ibig, kaibigan, ito ay isang kasalanan. Kaya sinasabi sa aklat ng Efeso 5:20, laging nagpapasalamat sa lahat ng mga bagay sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo sa Diyos na ating Ama. Kaibigan, ito yung dapat nating gawin na tayo ay magpasalamat. Ano kaya? Pagkatapos mong tinanggap ang isang regalo sa isang tao at yung regalong yon ay hindi mo kayang palitan ng anumang salapi sapagkat galing sa kabuturan ng puso ng taong nagbigay, kaibigan, at ikaw naman ay walang pasalamat, ingratitude, kaibigan, walang pasalamat
Dapat tayong magpasalamat. Yun lang ang ating pwedeng gawin sa ating Panginoon sapagkat wala tayong maaring maisukli sa kanyang ginawa na kaligtasan para sa atin. Kaya ngayon, ang atin lang maaring gawin, pasalamatan natin ang Diyos, purihin natin ang Diyos sa kanyang kabutihan sa atin na siya ay nagdusa dahilan sa ating mga kasalanan. Kaya ang sabi sa atin sa aklat na mga awit 106 versikulo 1, purihin ang Panginoon. O magpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat siya'y mabuti sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ay nananatili magpakailanman. Kaibigan, hindi ba tayo magpasalamat sa Diyos? At kapag ka ikaw ay nagpapasalamat sa Kanya at ang kanyang pag-ibig ay ating sunuklian ng pag-ibig din, hindi ba natutuwa ang ating Panginoon sa atin? Ano kaya pagkatapos ang isang tao ay inibig ka? At pagkatapos ngayon ginawa niya ang lahat para sa iyo at pagkatapos ikaw ay naging ingratitude, kaibigan, hindi ba mabigat na pagkakamali yung bagay na iyon? Kaya nga, ang ating Diyos ay inibig tayo. Siya ang unang umibig sa atin. Siya ang dapat nating pasalamatan sapagkat siya'y nagbigay ng lahat ng pangangailangan ng kanyang mga anak. Kaya nga sabi sa 1 Juan 4:8, ang hindi umiibig ay hindi nakakilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Kaibigan, ang author ng pag-ibig, ang pinanggalingan ng pag-ibig ay ang Diyos mismo. At ipinakilala ng Diyos sa atin na tayo ay kanyang iniibig noong si Kristo ay namatay para sa atin. Kaibigan, kung tayo ay merong alinglangan sa pag-ibig ng Diyos, tingnan natin ang krus ng Kalbaryo. Dahilan sa pag-ibig ng ating Panginoon, siya'y namatay sa krus ng Kalbaryo. Kaya ang sabi sa atin ng ating Biblia, ayon sa Sangguniang 3:16, sapagkat gay na lamang ang pagsinta ng Diyos sa buong sanlibutan na kanyang ipinagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na wala hanggan. Sinasabi pa ng ating Biblia, kaibigan, ayon sa 1 Juan 4:18, walang takot sa pag-ibig, kundi ang sakdal na pag-ibig ay nagpapalayas ng takot, sapagkat ang takot ay may kaparusahan, at ang natatakot ay hindi pa nagiging sakdal sa pag-ibig. Kapag kayong pag-ibig ni Kristo ay naunawaan natin, kapag kayong pag-ibig na iyang kaibigan ay naranasan mo, yung takot ay nawawala sa ating mga buhay. Kaya nga sabi, God is love. Ang Diyos ay pag-ibig. Love can only be satisfied with love. Ano kaya? Halimbawa, ikaw ay umiibig sa isang tao. Marahil ang taong ito ay yung sinisinta mo at sa matagal na panahon ngayon ay para bagang wala mang response. Meron kang binibigay na regalo at ayaw niyang tanggapin. At sa kabila ng iyong pagsusumamo ngayon ay para bagang walang kwenta, subalit isang araw nung nagpahayag kang muli ng pag-ibig ngayon, sinabi mo sa kanya na minamahal mo siya at pagkatapos ngayon, nag-respond siya. Siya ay tumugon na may pag-ibig din. Kaibigan, hindi ka ba natutuwa? Bagamat ito ay isang kwento nung ako'y nag-aaral sa kuleyo noon sa PUC, merong isang lalaki, isang estudyante, ang sabi ng kanyang mga kaibigan, bakit ka palaging nagbibigay ng chocolate sa iyong minamahal samantalang hindi ka naman sinasagot, hindi ka man minamahal? Ang sabi niya, ako'y nagbibigay ng chocolate ng regalo, hindi sapagkat mahal niya ako, kundi mahal ko siya. Pero pagkatapos na siya ay nag-sacrifice, pagkatapos na siya ay nanligaw ng maraming mga taon, siya ay tinugon ng kapwa pag-ibig. Gay na lamang kanyang katuwaan sa kanyang buhay sapagkat siya'y umibig at siya ay tinugunan ng kapwa pag-ibig.
Kaibigan, ano ang panukala ng Diyos sa tao? Na ang panukala ng Diyos sa tao na ang sanlibutan na ito ay maging extension ng langit. At ang sabi nga, ayon sa sulat ni Ellen G. White sa Review and Herald noong February 24, 1874, ang sabi niya, "To reproduce heaven in this world, the Garden of Eden was to be heaven in miniature." Ito yung gusto ng Diyos na ang tao sa mundong ito, yung Garden of Eden, ito ay maging extension ng langit, kaibigan. Subalit ang tao ay nagkasala. Pagkatapos na ang Diyos ay nagbigay ng tahanan sa kanya, nagbigay ang Diyos ng isang punong kahoy ng buhay para masustain ang tao para habang siya ay nandoon sa halaman ng Eden at habang nabubuhay ang tao ang mag-sustain sa kanya para siya mabuhay, walang iba kundi ang Tree of Life. Subalit, ang tao ay hindi sumunod sa kalooban ng Diyos. Inilagay ng Diyos yung punong kahoy ng pagkaalam ng mabuti at ng masama, hindi sapagkat ang bunga noon ay mapait o mapakla o may lason. Walang ganon. Ito ay ibinigay ng Diyos sa tao ang Tree of Knowledge of Good and Evil para ngayon ma-exercise ng tao ang kanyang freedom of choice. Subalit ang tao, sa halip na siya ay sumunod sa Diyos, siya ay sumunod sa kaaway. Maaring sabi ng kaaway, "Tingnan mo, ako'y pumitas, kumain ako, o namatay ba ako? O tingnan mo, hawakan mo ngayon, o hinawakan mo, namatay ka ba?" At pagkatapos ang sabi, kapag ka ngayon ikaw ay kumain ng bungang yan, ang iyong responsibilidad ay mawawala. At ikaw ay magiging katulad ng Diyos. Mabubuksan ang iyong mga mata. Kaya nga, ang karakter ng tao ay can only be developed through accepting responsibility to the power of choice. Kaya yung ating power of choice na kapag ka ito ay ating ginamit at tayo ay nagtatagumpay, unti-unti ngayon, tayo ay nagkakaroon ngayon ng lakas na tayo ay nagtatagumpay. Pero kapag ka wala tayong freedom of choice at wala tayong pagpipilian, kaibigan, ano ngayon ang ating ngayong basihan ng ating freedom of choice? Na ang Diyos sa kanyang pakikitungo sa tao, yung sinasabing covenant o yung pakikipagtipan ng Diyos, sinabi ng Diyos, kapag ka ikaw ngayon ay sumunod, mabubuhay ka, tinatanggap mo ang isang responsibilidad. Ang responsibilidad ngayon, ikaw ay sumunod. At kapag ka ikaw ay sumuway, mamamatay ka. Ang ibig sabihin nito ay iyong tinatanggihan ang iyong responsibilidad. Kaibigan, noong inalis ng Diyos ang Tree of Life sa Garden of Eden, at gayon din ang tao ay pinalayas sa Garden of Eden at nagkaroon ng isang anghel na nagbantay para ang tao ay hindi makapitas ng bunga ng punong kahoy ng buhay sapagkat kung sila'y nakakain pagkatapos sila'y nagkasala, hindi na sila mamamatay, forever silang makasalanan. Kaya nga pinabantay ng Diyos ang Tree of Life. Kaibigan, inalis ng Diyos ang Tree of Life. Inalis din ng Diyos yung punong kahoy ng pagkaalam ng mabuti at saka ng masama. Ang ating ngayong buhay para ikaw ay mabuhay, kaibigan. Iyong tanggapin si Kristo sapagkat nasa Kanya ang ating buhay. In Christ there is life. Kay Kristo ay merong buhay na walang hanggan. Kapag ka tinanggap mo ngayon si Kristo na yung tagapagligtas, ikaw ay magkakaroon ng walang hanggang buhay. At yung kapalit, kaibigan, ng sinasabi ng punong kahoy ng pagkaalam ng mabuti at saka ng masama, walang iba kundi ang pagiging katiwala. Steward. Ang pagiging katiwala ngayon, ikaw ba ay susunod o yung lalabag ka ngayon sa kalooban ng Diyos? Na pagkatapos ng tao'y nagkasala, man's promise to God was broken.
yung pangako ng tao ay nasira. So the substance of this promise, which was the tree of knowledge, became meaningless, so it had to be taken away. The tree of life too had to be taken away, since it was the substance of God's promise to man, since it was given on condition of man's promise to God. Kaya nga, ang Diyos ay binigyan tayo ngayon ng isang pagpili na tanggapin mo si Kristo na iyong tagapagligtas at ikaw ay mabubuhay. At ang responsibilidad ng Diyos na binigay sa atin na tayo ay magiging tapat na katiwala ng ating Diyos at tayo susunod sa kalooban ng Diyos, pinagkalooban tayo ng isang responsibilidad. Kaibigan, huwag tayong tatakbo sa ating responsibilidad, kundi ating ganapin ang binigay ng Diyos. Magtapat tayo sa ating ngayong katungkulan na bilang katiwala at ang Diyos ang ating ngayong owner sa lahat ng mga bagay na pinagkatiwala ng ating Panginoon. Bago tayo manalangin, nais ko munang basahin ang sinasabi ng ating banal na kasulatan dito sa aklat ng Pilipos, Kapitulo 4, Versikulo 6 at 7. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagkapasalamat ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip ang mag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Kaibigan, napakaganda ng pagkasulat ang sabi nito, sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagkapasalamat, ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Kaibigan, ipaalam mo ang iyong kahilingan sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay tumutugon sa ating mga panalangin. Tayo'y manalangin. Mapagpala at dakila po naming Diyos, napakabuti po ninyo. Ang aming Diyos ay tumutugon sa aming mga panalangin. Ang aking kaibigan, Panginoon, ay binulong po sa inyo ang kanyang kahilingan. Tanggapin nawa po, O Diyos, ang kanyang kahilingan at tugunan po ninyo, O Diyos, ang kanyang nais na tanggapin sa inyo. Pagpalain ang aking kaibigan, ang kanyang hanap buhay, ang kanyang mga pananim, pagpalain nawa, Panginoon. At gawin po ang kanyang tahanan na langit-langitan sa lupang ito at makapaghanda sa malapit na pagparito ng aming Panginoon. Marami pong salamat sa inyong pagtugon sa aming panalangin. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Kaibigan, napakabuti ng ating Diyos. Pagpalaing kanawa ng ating Panginoon. Maraming salamat po, Pastor Romy. Napakaganda po ng ating talakayan tungkol sa stewardship and life ngayong umaga. Mga kaibigan, ang sabi po sa ating napag-aralan, hindi po natin matatakasan ang ating mga kasalanan. Dahil ang sabi nga po, responsibility is stewardship, stewardship is responsibility. Kaya the best way para po ma-let down natin, mapakawala natin yung burden sa ating mga buhay, dala ng ating kasalanan ay lumapit tayo sa ating Panginoon. Humingi po tayo ng tawad, syempre with sincerity. Dahil ang Panginoon po ay napakabuti. Talagang kapag tayo ay humingi ng kapatawaran, ay tatanggapin niya po rin tayo. Kaya lumapit po tayo sa Panginoon, magsisi tayo sa ating mga kasalanan, magtalaga tayo sa Kanya, sumunod tayo sa Kanya dahil ang totoo po ay ang buhay po ay nasa Panginoon. Pagpapatawad at totoong kaligayahan ay nasa Panginoon. Kaya mga kaibigan, kung hindi mo pa tinatanggap ang Panginoon sa iyong buhay, ikaw ay inaanyayahan namin, tanggapin mo na ang Panginoon habang may oras pa, habang may panahon pa. Kung meron po kayong katanungan o ano po yung gustong iparating sa amin, tumawag o mag-text lamang po sa 0917 174-2777 0917
1742777. O di naman po kaya sa 0968-853-6607, 0968-853-6607 at ang ating toll-free number 1-800-132-20196, 1-800-132-20196. Maaari rin po kayo mapadala ng mensahe sa ating Facebook page, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila. At maaari rin po kayo mag-email sa amin sa connect@adventist.ph. At kung gusto naman po ninyo ng mga readily available study guides, bisitahin lamang po ang bibleschools.com/Central Luzon. Maraming salamat sa pakikinig, mga kaibigan, habang inaantay natin ang kanyang pagdating. Panghawakan natin ang kanyang salita sa Isaiah 59 verse 1. Narito ang kamay ng Panginoon na hindi maikli na di makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Bukas pong muli, mga kaibigan. Ito ang Tinig ng Pag-asa. Isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin. Ko Jesus sa'yo'y